Ako, I'd like to give this warning to everybody. Ito makaintindihan tayo, ha? Para makaintindihan rather tayo. Ang mga mayors, pati lahat ng mayors, tinawag ko dito. In three batches sila. Marami. Ang governor, isang. Iprangkahan ko sila. Sabi ko sa kanila, wag na wag kayong magkamali na pumasok. You might not like the consequences. Yung si Parahinog, pati si Luot nandyan, sinaloot. Abat, hindi ko man alam na niya pa, sinabi ko, ikaw Luot, isa ka pang general na walang hiya. Sabi ko, huwag kang maghanap ng inkwentro sa akin. Tutudasin ko talaga kayo. Yan si Parahinog, since they started itong Koratong Baliling dyan sa Osamis Oriental. Panahon nila Diktador Alquesa. But at that time, they were under the control of the military and they were helping government fight the communists. Ang handler nila noon, ang sa Koratong Baliling, ex-military men, mga killer ganun, si Diktador Alquesa patay na. Pero the purpose was good. Only when nandoon si Diktador, pag-retire niya, wala naman siya sa gobyerno, nag-take over yung mga tigas na doon. Sila yung nag-hold up dito sa RCBC, sa lahat ng bangko hinold up nila dito. Tapos yung mga Dacia, yung mga armory ng mga security agencies, hold up nila. You remember the hold up so many firearms from yan pati sa Mindanao. Yun, tapos ang reign of terror. Doon, pagkalaban ka sa politika, patayin ka talaga. Itong mga Parahinog family, naging gangster at kinontrol nila at pati Siabu. At marami silang pinatay na pulis dyan sa Osamis na hindi sumusunod sa kanila. They killed about 4 or 5. Then, walang makasalita, walang makakriticize. Kasi mga radyo doon, tahimik. Talagang papatayin ka. Kaya dumating ng panahon, ng putang ina niya, sinabi ko, sinabi ko sa inyo, huwag nikontrahin ang gobyerno. Gagamitin ko ang gobyerno because I have to protect the people who represent the government. I will not hesitate. What is the complete sentence? Question mark. Hindi ako magdalawang isip. Sinabi ko sa inyo, tukminto kayo. Tapos maging congressman ka, governor ka, mayor, barangay captain, ay anak ng... Para kayo nakaka-insulto na walang presidente, walang police, walang military. So bali wala kami. Kawarin ko talaga yan. Huwag kayo sabi na may army kayo dyan. Hindi naman kakatulong sa iyo. Ay, tingnan mo. Even if you have 100, 200 armed men, hindi makakatulong sa'yo. Ba't na maglaban sa akin na may 12 ako na F-15 na jet? Bumbahan lang kita dyan ng 5. Gagamitin ko talaga ang pwersa ng gobyerno. Tingnan mo, imbalang araw yung mga hijack-hijack dyan. Katikim yan. Sabi ko talaga, ang order ko is pasabugin mo. Kung nagkamali, pasensya. Sobra kasing marama ang tao dito sa Pilipinas. Too many is pretending to be brave. Tapos binubrutalize yung tao. Ikaw, Pia, papayag ka niyan.
brutalize yung tao. Ha? Hindi ka ma, doon lang ako sa isang piya naman. Ikaw, ma'am, magpayag kayo, brutalize yung tao. Mayor Alexis Romero, Philippine Star. Hindi ka man si Pia, bakit ka magsagot siya? O Pia, ikaw nilang magtanong. Hindi, Mayor. Nag-issue na po ng statement yung foreign ministers ng ASEAN. Nabanggit yung land reclamation sa South China Sea, pati yung pangangailangan na magkaroon ng effective code of conduct. Ano po yung masasabi niyo dun sa statement? Mayor ko sa inyo, ha? Nag-issue mo ang cabinet member. Ano nga yan? Punta ko sa inyo, ha? Sabi ni Carpio, wala akong ginawa, wala akong reaksyon. Sa bilateral, nandiyan sila. Nandiyan sila, Lorenzana, si Anyo, lahat. Grabe ko sa China. Yung sinasabi mong South China, si amin yan. Kukuha ako dyan ng oil. Sagot ng China, matagal. Kung sabi niya, matagal. At the end of the, yung cadence maganda. Mahaba ang sagot. At the end is, gira tayo. Ano ang masagot ko? Hintayin kong mga press people ko para ma-record yung... I go, okay, I am here not to go to trouble with you. Hinabi ko lang sa kanya, during my term as president of the Philippines, I will bring up this matter with you. Itutulak ko talaga yung arbitration. Pero ako sabihin na wala akong ginawa. Tanungin mga cabinet members, masubra ako. Isabi ko talaga, magdig ako ng oil dyan. Diretso, wala na. Samok-samok yung papel-papel. So, satisfied kayo sa naging joint statement, Mayor, dun sa ASEAN? Tungkol dun sa South China Sea? Pero wala yung samok. Kasi may North Korea pa mag... Tapos sabayan mo ng... Gano'n, patay na. Saan tayo pupunta? Hindi pa panahon eh... Yung magaganda na... Mamamatay baka matamaan ko ito ng mga shrapnel dyan galing sa... Palawan. Sayang. Kaya pa nag-media na lang ako para kasali ko na kayo. Hi, sir. Sir, going back po dun sa kaya Chairman Bautista, his wife said that you offered whatever assistance that you can give up. What is the most help that you can provide them? Assistance, abogado. Mm-hmm. I can provide you with a lawyer if you want to file a case. Mm-hmm. Oh. Hanggang dun na, sir. They didn't ask for anything more. Kami yung mga lawyer, lawyering talaga kami. Even if alam mo na yung kliyente namin, yan talaga ang pumatay. Huwag kayong maano sa amin na, ito, nagdidepensa ng killer, lawyering lahat. Part of our work. Pareha ka rin ng accountant, you have to make your own report there. Ganun talaga ang abogado, lawyering. If I cannot assist you legally, I can refer you to a friend. Ganun lang yan. Alam na mga abogado lahat yan. Abogado kay Bautista, walang magkuha kasi ayaw ko ma'am. Ay, ako madamay. Kaya sa'yo, pera-pera sa'yo. I do not want to, no. Kasi basta mawala yung pera dyan bukas, ako pa pala. Huwag pa ang pasinganlan mo. Ano ka rin sa Tagalog yung pasinganlan? Huwag pa ang sisihin mo. Pagbintangan. Mabinta itong Tagalog na salita. Sir, recently, pinirmahan niyo po yung batas para doon sa libreng tuition sa kolehiyo. Sir, where do you plan to get the funding for that? Wala po kayo sa budget eh. Yan nga ang problema ngayon. Gusto kong tanongin sa inyo. Mag-consulta ba kung mag... Ewan ko. Tingnan natin kung saan.
Kasi yung pag-approve ng Congress, alam mo nila walang trabaho o walang pera. Di pagdating sa akin, alam ko man walang pera. Permahan natin, eto, di sige. Tapos, pera, pagdating sa enrollment, na. Yan ang problema natin, Pia. So, sir, di ba parang masyado ng maraming gastos yung gobyerno? You want 20,000 more soldiers. Sweldohan din po natin yun. So, paano natin kukunin yung budget sa lahat ng yun? What do I want? When? Again. The 20,000 additional soldiers, sir, di ba? That will entail costs, too. Because I would need a strong republic. I would need a strong army and a strong police. Nagulang na ako kasi marami nang namatay nga dyan. Every day in the entire Philippines, about 2 or 3 policemen or soldiers dying of a drug-connected case. Kaya ko kung sabihin na tinawag kong gunggong si ano, bakit nga tinawag? Hindi mo ba alam na marami nang namatay na sundalo? Ilang pamilya na ngayon, no? Walang tatay pati nanay. O, walang tatay. O, kaya mga babae kaming namatay. Mas ganun ka lang kasabihin mo na walang nangyari. Parang walang nangyari. Kaya nag-react naman itong si Motherhood. Gusto pangkakit tama siya. Ngayon ka lang magsita sa akin ng bunga nga ng eleksyon. Hanggang ngayon, hanggang sa state zone na, bakit hindi siya nagreklamo doon? Dahil kung hindi mo ganunin, walang mangyari sa buhay na ito. Pwede mo, ano? Kung hindi kita putahin yan, mga grab, sige kayo dyan, bantay kayo. Grab and corruption, sabi ko. All right, mga kasama, balikan po natin si kasamang Grace. Live pa rin po dyan mula sa Malacanang. Kasamang Grace? Yan po, naririnig nyo. Nagpapatuloy pa rin, no, yung press conference ni Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Malacanang. Yung pagharap niya sa media ay matapos nga yung kanyang pulong kay U.S. Secretary of State Rex Tillerson. Dito sa palasyo, ginanap yung kanilang pulong. Sabi ni Pangulong Duterte, hindi na niya idinetalye yung naging napag-usapan nila, pero ang sabi ni Pangulong Duterte ay kanina yung bungad niya kay Tillerson, sinabi niya na I am your humble friend from Southeast Asia, at ang sabi ng pangulo, nagpasalamat daw siya sa maraming taon ng US sa Philippines friendship. Sa press ko naman yung yun, pinasaringan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Grace Poe. Ang sabi niya, ano daw ba ang kapital ng senadora na kaya lamang nanalo ay dahil sa tatay nito. Ang sabi ni Pangulong Duterte, lahat naman daw ng tao ay mayroong depekto, no? At ang senadora daw may depekto din. Kanina may mga binanggit pa siya na umano yung mga bisyo ng senadora. Magugunitang itong pahayag ng Pangulong Duterte, reaction niyan sa sinabi ni Senator Grace Poe na dapat palaging may SPG o strict parental guidance kapag nagsasalita ang Pangulo para daw hindi gayahin ng mga bata ang masasamang pananalita ng Pangulo. Pero ang diin ni Pangulong Duterte, alam na ng taong bahay na nagmumura siya, pero sa kabila nito siya pa rin ang nanalo o inihalal para maging nga Pangulo nga ng ating bansa. Binanatan din ng Pangulo ang Commission on Human Rights, pero natuwa siya dahil dun sa marami siyang hinarap ng mga diplomats kanina bago si US Secretary of State Rex Tillerson. At ang sabi niya, yung mga nag-courtesy call ng mga diplomats sa kanya ay nag-tone down na daw sa issue ng human rights. Tungkol naman sa mga nabunyag na akusasyon laban kay Commission on Elections Chairman Andres Bautista, sabi ng Pangulo, pinaalam lang daw sa kanya ng misis, kaya nagtungo sa palasyo na yun nga magsasampa siya ng kaso kay Bautista. At ang sabi ng Pangulo, sabi daw sa kanya pwedeng maapektuhan yung integridad ng 2016 elections. Pero sa kabila nito, sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang planong magpa-imbestiga pa laban sa umano ill-gotten wealth ni Bautista. Hindi raw siya makikialam tungkol sa bagay na yon. Kanina, idinitali din niya yung kasamaan ng Paruhinog family. Sabi niya, itong pamilyang to gangs, may control ng Shabu, daming mga krimen na ginagawa, kabilang na ang marami daw itong pinapatay
At sabi niya, nung daw pumunta yung mga mayor dito sa Malacañang, sinabi niya na binalaan niya na huwag magkakamali ang mga ito at hindi nila magugustuhan ang mangyayari. Kaya ang babala niya sa lahat, huwag kontrahin ang gobyerno. At dahil gagamitin daw niya ang gobyerno para protektahan ang ating bansa, idinipensa din niya yung pangangailangan pa ng dagdag na sundalo at pulis. Kailangan daw yan para maging strong republic ang Pilipinas. Kanina nabanggit din niya na maging siya, hindi niya alam kung paano mapuponduhan yung nilagdaan niyang batas na magbibigay ng libreng matrikula sa state college, universities and colleges. At yan po ang mga huling kaganapan dito sa Malacañang para sa Maasang Public Service, Grace Mariano ng DZXL 558, nangunguna sa inyong mga radyo. Maraming salamat kasamang Grace Mariano. Samantala mga kasama, para sa iba pang updates, bisitahin lang ang aming website sa rmn.ph at ang aming official Facebook page sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. I-follow din kami sa aming Twitter account sa twitter.com/newsrmn. At yan ang mga balita sa oras na ito. Kasama mo sa Maasang Public Service, Jane Martin and DZXL 558, nangunguna sa inyong mga radyo. Ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. One more time. 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos SRP lang. Tapat po sa inyo. Oh, kain na iho. Salamat na lang po. Tumatanggi ka sa grasya. Naku, lalabo ang mata mo. Ah, ganun po ba? Paabot po ng lechon. Huwag makisalo sa sabi-sabi. Basta mata, sa EO Executive Optical pumunta. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO Executive Optical. Love your eyes. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical today. Trabaho at iba pa. Trabaho at iba pa. Samahan si Princess Javier Castro sa masaya at kakaibang usapan tungkol sa negosyo. Alam niyo po ba na ang mga organic ay ibinebenta lang at binibili niyo lang dahil concerned kayo sa environment at concerned kayo sa sarili ninyo? Aba, pwede na rin tong gawing negosyo. Trabaho. Ma'am Princess, naghahanap ako ng trabaho kahit waiter po. Trabaho at iba pa. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Sa DZXL 55. Hello! Happy, happy Monday! Magandang gabi, Pilipinas! Welcome sa Trabaho at Iba Pa. Ito po si Miss P, Princess Javier Castro, hanggang alas 8:30 ng gabi on this beautiful Monday evening. Sa aking pangalan, walang masama ron, hindi masama ang mangarap. Tayo po'y live na napapakinggan sa RMN New York. Abay, umaga dun sa New York ngayon, 7:30 in the morning, dyan sa RMN New York. At of course, tayo rin po'y live na napapanood sa YouTube, youtube.com/DZXL558, at sa ating Facebook, facebook.com/ RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Ang daming naman nun. RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Para po sa mga ilang mga update, pwede rin kayo pumunta sa aming website sa rmn.pa. Alright mga kasama, abay, in the last few days, pinag-usapan natin yung universal laws. And meron lang akong kukomentohan dito, ha? Kasi merong nagda-PM sa akin, tinatanong niya, Miss P or Miss Princess, ikaw ba isang Katoliko o isang New Age supporter? Ayan, napagkamalan patuloy akong New Age supporter. I'm a very much Catholic po. I'm very much Catholic. In fact, I was raised in the Catholic Church with a very Catholic family. Kaya lang, I just keep lang an open mind.
Yun lang yun. Kasi hindi naman tayo basta pwede lang mabuhay sa ating relihiyon. We have to do something about our selves also, no? To be able to understand para maintindihan natin ang ating mga scriptures, kinakailangan ito po ay isinasabuhay. So marami pong mga information around na pwede po nating gamiting inspirasyon at motivation para po ang suma total din dyan ay para maging isang mabuting tao. In general, alam naman natin yun, ano ibig sabihin ng goodness, di ba? Ano ba ibig sabihin ng goodness? Not doing any harm to others in your thoughts, through your thoughts, actions, and deeds. Simple lang, pero marami pa rin ang nagkakaroon ng sablay pagdating dyan. And I'm not an excuse. I am not perfect. Ako din po ay tao, nagkakasala din ako, and sometimes I give in to some negative thinking. Meron din ako mga negative actions, negative thoughts, no? But it doesn't mean that we cannot improve ourselves anymore. The more that we know, the more that we can actually do what is right. Yun lang yun. I do not intend po to influence your religiosity or influence your religious influences. Wala po akong intention yan. If you are born again, or you are Jehovah's Witness, or kayo po ay Muslim, or kayo po ay Katoliko, or whatever it is that makes your spiritual life, that makes up your spiritual life, I do not intend po to change that, except gusto ko lang ay binibigyan ko kayo ng mga impormasyon para po naman mas mapabuti pa natin ang pagiging mabuting tao. Yun lang po. Kaya let's all be happy. Sabi nga nila, di ba, wala daw monopoly sa impormasyon. Kaya everything that I see and everything that I read and everything that I am exposed on, and pag alam ko pong makakatulong po sa mas makakarami, abay, akin pong isi-share sa inyo. I think we have to be responsible, di ba, no? To our actions and to our thoughts and to our ano ba yun? Thoughts, deeds, and words, ha? Words, ayun. Never you cry. Here am I. Yeah, I'm here for you, Jamaica. Dry your eyes, girl, smile. Smile for me, Jamaica. Alright, last week, pinag-usapan natin, I would like to finish sana today, lahat na ng universal laws. Kaya lang, possible ba yun? Madami pa sila. Last week, natapos na natin pag-usapan yung law of divine oneness. Yan, pinag-usapan natin dyan. Ha? Ang law of divine oneness is when you understand, or it's the law when... it's a law about understanding that we are all connected in one way or the other. Isa lang ang ating source, isa lang ang ating Diyos. You may call it anything you want, di ba? Tawagin mo man siyang Allah, tawagin mo siyang whatever, no? God, Supreme Being, Divine, Infinity, etc. No, pwedeng ganyan ang tawag mo sa kanya, Jehovah, etc. Importante, alam natin na we have all... We know that there is a supreme being who brought us here, dito sa mundo. Yun yun. And we are all connected, whether you like it or you'd like it. So knowing that we are all connected, you don't want to hurt yourself. Kaya naman, you will always take care of others also. So you will when you are aware of being connected to each other, ayaw mong gumawa ng masama sa iba. Yun lang yun. Ang ibig sabihin ng divine oneness. And pag ganyan ang iyong thinking, you would stop thinking about what's in it for me. Anong mapapala ko dito? Nagiging unselfish ka. Diba? When you are selfish and thinking about yourself and you think that you are the superior and exclusive. Ayan ha, exclusive. Ha?
exclusive source of information or exclusive source of power, exclusive source of whatever, eh, you will always exclusive source of a specific talent, for example, do? Eh, isipin mo lang, what's in it for me? Okay, sige, magpa-participate ako dyan. So, what's in it for me? Yan. So, when you are, you are, when you understand at naiintindihan po natin ang law of divine oneness, ibig sabihin lang yan, mga kasama, eh, you would start asking yourself, how am I going to serve? How am I going to serve? What can I do to help? Na? So, it's becoming from inward, you're becoming yung action is towards outward. Your action is not what will serve you but what will serve others. Yon ang nagiging selfless ka, no? You forget about what's in it for you, but you will more do what you can do for others. Kung ano magagawa mong pagtulong sa iba. Alright, at pangalawa, pinag-usapan po din natin na last time is the law of, nako, ano ba yun? Law of vibration. Ano? That everything is energy. Anything is energy. Everywhere is energy. Even if, ano, even if you see it or you don't see it, there's still energy, di ba? Yan, yung mga law of vibration. Everything is energy. So what you put out is what will come back. Yan. And syempre, law of action. Yung law of action, you need to do something to manifest what you have thought about. Yan. Hindi po pwedeng wala kang gagawin. Kinakailangan, meron kang gagawin. Yun nga eh, di ba? Even if we memorize all the entire Bible, kahit pa, word for word, ay kabisadong-kabisado mo kung anong nakasulat sa pinakamagandang libro na nilikha sa balat ng lupa. At supposed to be, dapat ganun nga, ano? Eh, hindi po pwede na yun lang ang meron tayo. Kinakailangan, isinasabuhay natin kung ano ang nakalagay dyan. Ah, marami pong mga nakalagay dyan. Actually, yung Bible na yan, a synopsis of everything, no? If you will read it from cover to cover, ang dami niyan, it's full of wisdom. But unfortunately, sometimes people just tend to memorize it, but not actually doing it in you know, hindi nila isinasabuhay. They do not live it. They just read it. Hindi po nasusukat ang ating ano, ang ating pagiging spiritual, o hindi nagiging nasusukat ang ating pagiging mabuting tao sa pagbabasa lang. Kinakailangan eh ginagawa. So, 'yon, no? Dapat 'yan eh binabasa natin, ninanamnam ang ibig sabihin at ginagawa ko ano ang inuutos ng magandang libro na 'yan, yung Bible. A big city and it's always the same. Can never be too pretty. Tell me your name, is it out of line? Okay, ang next natin pag-uusapan sa laws of the universe pa rin ay ang law of correspondence. Nung una ko nakakita to, yung law of correspondence. Ha? Ano yung law of correspondence? Parang movement ng sphere? Ganun ba yun? Everything corresponds to something. Dami-dami naman nilang mga sinasabi. Pero ito lang ibig sabihin nito, no? Ito po ay sinasabi ng law na ito, ng universe, the law of correspondence ay meron pong harmony, merong agreement, at correspondence sa lahat po. Anyway, parang connected kayo. There is a harmony. Can you just imagine yung sarili mo na lang, yung ano, pangangatawa, no? There's
there's harmony in it, di ba? When you inhale, you cannot inhale and exhale at the same time. Di ka pwedeng huminga ng malalim tapos bubuga ka ng sabay. Isa-isa yan, may harmonious relationship ang buong katawan mo. Hindi ka pwedeng natutulog ng gising. Di ba? It's either natutulog ka or gising ka. So, yung pati yung sistema mo sa loob ng katawan mo, ha, eh may ginagawa yan ng ano, ginagawa yan na harmonious to each other. Ganun din sa ano, like pag tayo po'y humihinga ng malalim, we get oxygen from the oxygen na ine-emit naman ng mga plants. At tag nag-exhale po tayo, aba ini-inhale naman, no, ng mga plants for them to live ang carbon dioxide which comes from us. So there's harmony. Yun lang ibig sabihin dito, mga kasama, ha? Everything that is good emanates from one source. Yan, emanates from one source. Ibig sabihin, lahat ng magagandang nakikita natin, living things and non-living things emanates from a source. Nanggaling yan sa isang goodness, nanggaling yan sa isang source, no? And that source, we can call it God, we can call it whatever you wanna call it, the divine being, etc., no? Iba-iba kasi ang pangalan ng Diyos, eh. Actually, ang Diyos, actually, wala siyang gender. So, totoo lang, we just put a gender to that source. We can call him he, somebody calls him she, no? And somebody just calls that God as divine. Ganun lang. Oo. Alright. Ito pa, mga kasama, ha? In other words, meron siyang, if we are connected or if we are in one source, there is a certain divinity that lives in us. Syempre, you were ano, created in His image and likeness. So there is a divinity in us. May sphere, no, within us. So parang ano yan, ang magandang analogy is that when you drop a stone sa isang body of water, nagkakaroon ng bilog-bilog, di ba? No? Nakikita natin, tapos nag-expand yung bilog hanggang sa mag-dissipate na siya. So in other words, ganyan ang correspondence. So we are on in harmony. Eh how are we going to be in harmony with the world? Medyo malalim-lalim ng kaunti ito, mga kasama, at aking pong ini-interpret sa inyo ng mas, medyo mas maiintindihan ng mas marami. No? Okay, ito sabi. Para daw makakita tayo ng pagbabago sa labas ng ating pamumuhay, kinakailangan baguhin muna natin ang ating sarili. Change must come from within. Yun, the way you think, the way you speak, the way you move, the way you act, the way you relate to others. And then you will start seeing changes happening. It's the way, it's even your belief system mo has to be changed for you to be able to find changes sa labas. Why? Kasi pagkasarado ka sa belief system mo, hinding-hindi ka makakakita ng pagbabago. Di ba sino ba nagsabi nun? Ako, nakalimutan ko na naman. Yung nagsabi ng if you want change to happen, kinakailangan huwag mong gawin kung ano yung ginagawa mo. You have to change the way you think and the way you act para magbago yung nasa paligid mo. Do not expect ano, miracles to happen kung pare-parehas lang din ang ginagawa mo. Kailangan kung gusto mo, change will only happen kung magbabago kung ano yung gagawin mo. Di ba? Parang paano ka magtatanim ng isang bagay na ang gusto mo, for example, gusto kong mamunga itong plant na to o itong puno ng ito ng mangga. Eh kung ang panay naman ng tanim mo ay bayabas. So kinakailangan baguhin mo muna yung tinatanim mo para makakita ka ng resultang hinahanap mo. Yun! O, oh, diba? Sino ba yung sabi? Ito pa sana bilhin ni Dr. Oh, yan, ni Albert Einstein. Yan, sabi niya yan. Si ano rin? Si Dr. Wayne Dyer. Yan din ang sinasabi niya, no? If you want to
if you want to change things, you have to look at, if you want to change the things that you look at, you have to look at the things differently. Yan, okay. So yan ang ano ha? Yan ang law of correspondence. The law of polarities. Ayan, the law of polarities. There is always an opposite in everything. There's good and bad. May dichotomy ang tawag nila, no? There's good and bad, light and dark. For you to appreciate the lightness, you have to be in the dark. For you to appreciate happiness, you have to be sorrowful. For you to appreciate what riches mean, you have to be... you have to feel being poor, diba, no? To know you, there's a law of polarity, you know, yung law of polarity, positive and negative. Ayan, ha? Light and darkness, diba? Ayan, nabanggit na natin yun, ha? Positive and negative. Okay. Meron ding ano, alam mo, isa lang ang walang polarity. Isa lang. Yung hindi mo madi-divide, no? Hindi mo, kunyari pag sinabi mo darkness, pag kahinati mo yung darkness, ano, you'll have more. You'll have what? Pag nahahati ba ang darkness? Or when you double darkness, it's super dark, 'di ba? When you double lightness, it's super light. Pero pag hinati mo ang silence, you still have quiet. You cannot divide quietness, no? Yan. So anyway, law of polarities are opposites. Yun lang ibig sabihin nito. So they have to understand that. So in other words, if there are bad things happening, there are good things happening. That's the way to look at it. If there are good things happening, there are bad things happening. If there are nice people around, there might be not so nice people around. Eh bakit ba kinakailangan natin malaman that there are polarities? Because we should know how to protect ourselves. So if you know that there are good people around you, you know somehow that there are not so good people around you, and you know how to protect. Nalalaman mo ngayon how to protect yourself from not so good people. And nakikita mo na may negative energy dyan, alam mo rin how to deal with those negative energy. And it's everywhere. It's everywhere. Alright. So, yung ano lang yan, ha? It's ano lang, you just have the choice lang whether to be in a place where it's all good, in a place when there is more goodness or more positive energy or more eagerness, more, you know, people that will be helpful or people who are, you know, it's your choice. Ang importante lang law of polarities for you to know that there is an opposite side of everything. I'm not saying na when you're happy, you'll be sad. What I'm saying is, all of us, tayong lahat, at one point in time, experience sadness, and you appreciate being happy by being in a sad moment. Diba? Pagka ikaw ay sad, at dumating sa iyo ang happiness, ma-appreciate mo what happiness is. Kaya nga na-coin yung word na happiness eh. Diba? Pagka masaya ka, alam mong masaya ka kasi at one point in time, naging malungkot ka. I used to believe we were
there burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. So we go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Universal, the law of universe, the law of rhythms. Ito ha, sabi nila dito, lahat daw po is in rhythm, may cycles, no? Like for example, there's a system, there's a galaxy, yung system ng galaxy, it flows in a rhythm. Parang pareho lang to halos dun sa ano eh, law of correspondence, no? There is rhythm. Everything is in existence. Everything flows. It's always a rise and flow, action and reaction, di ba? Yan. So, it may cycle of growth, may cycle of life, di ba, no? So it's a rhythmic thing. So there we have to understand that law. Ayan. Alright, mga kasama, I will tell you all about the other universal laws. Sandali lang. Let me love you. Constipated ka ba? Feeling bloated at di makapagdumi ng tama? Pag ganyan po ang iyong nararamdaman, kumain ng maraming gulay, maraming prutas, uminom ng maraming tubig at sabayan niya ng pag-inom ng Fiber Health. Ang Fiber Health po kasi ay may insoluble at soluble fiber na nakakatulong sa paglinis ng inyong mga bituka. Meron din itong probiotic at prebiotic na nakakatulong sa pananatiling healthy ng inyong mga tummy. Kaya kung constipated din lamang, huwag po ipagpasa, walang bahala yan. I-Fiber Health agad yan. Ang Fiber Health ay available sa lahat ng mga leading drug stores tulad ng Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Drug at marami pang iba sa buong bansa. At ang ating mga kababayan naman na hindi makakalabas sa kanilang mga tahanan ng Fiber Health ay nagde-deliver anywhere in the Philippines. May diskwento pa sa bawat Fiber Health na bibilhin. Ito po ang mga numero, 0919-676-7676, 0919-676-7676 at 808-1144, 808-1144. Panatiling healthy ang inyong mga tummy o galing uminom ng Fiber Health. Tandaan, ang Fiber Health ay di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa kahit na anumang uri ng sakit. Oras mga kasama, 4 minuto bago sumapit ang 8 ng gabi. Ang oras niyan ay hatid sa inyo ng PAGCOR. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Napabilang ang Philippine Amusements and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga ahensya ng gobyerno at non-government organizations na nagkaloob ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa lalawigan ng Leyte nitong nagdaang buwan ng Hulyo. Mahigit 2 milyong piso ang inilaan ng PAGCOR para sa relief goods at tent extensions na ipinamahagi sa mahigit 3,000 pamilya sa Ormoc City at bayan ng Kananga. Ang naturang relief mission ay pinangunahan ni PAGCOR President and Chief
Chief Operating Officer Alfredo Lim, kasama sina PAGCOR Director Reynaldo Concordia at Assistant Vice President for Community Relations and Services Arnel Ignacio. 7 barangay sa Kananga at 13 sa Ormoc ang labis na naapektuhan ng lindol, kung saan ay marami ang napinsala kabilang ang ilang kabahayan, paaralan, kalsada, mga pananim at iba pa. Oras mga kasama. 2 minuto bago sumapit ang 8 ng gabi ang oras niya, ay hatid sa inyo ng PAGCOR. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Ang bango bango. Ang bango bango. Ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! With Pride. Pride with Fabric Condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Ala, ala. Back to Christ Healing Crusade of Father Lahi. Kasama si Elder Ver. Ito po ang inyong maliit na lingkod. Si Elder Ver, nangungumbida sa inyo alas 2:30 ng madaling araw hanggang alas 3:50 ng umaga. Lunes dire-diretso hanggang araw ng Linggo. Back to Christ Healing Crusade of Father Lahi dito sa DZXL. Mapapakinggan din Linggo alas 6 hanggang alas 7:15 ng gabi. 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. One more time! 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos SRP lang. Tapat po sa inyo. The Cultural Center of the Philippines, in partnership with Cinemalaya Foundation, presents the 13th Cinemalaya Independent Film Festival, August 4 to 13, at the CCP and Ayala Cinemas. Call 832-1125. 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. One more time! 40th birthday ng champion, pero kayo ang may regalo. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos lang. Champion 40th anniversary bars, 18 pesos SRP lang. Tapat po sa inyo. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula-la-la-la-la, bula-bula-bula-bula-bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Misis, Shield Bath Soap ang gamitin. Bula-bula-bula-bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. PZXL. News Break. Magandang gabi mga kasama. Narito na mga balita sa oras na ito. AFP hindi na magpapadala ng dagdag na tropa sa Marawi City. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. DZXL Report. Pinigilan ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo ang pagpapadala ng karagdagang pwersa ng militar sa lungsod ng Marawi. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgard Arevalo, ganito ang naging desisyon ni General Anyo dahil sa bumubuti ng sitwasyon sa Marawi City. Isang batalyon sana ng pwersa ng militar na binubuo ng nasa 300 hanggang 500 sundalo ang ipapadala sa Marawi City. Pero sa ngayon, sapat na 6 ang kasalukuyang tropang ideploy sa Marawi City, kaya hindi na kakailanganin pa ang dagdag na tropa.
Kasi ng ating chief of staff at that time, there were already sufficient units na nakadeploy na doon to continue with the operation. But we can say that. We can also, I believe we can also say that na hindi na natin kailangan deploy pa ng additional battalion because ang existing units natin na nanduro are already sufficient to continue with the conclusion of this war against the Daesh ISIS. Sa ngayon, ika-77 araw ng gulo sa Marawi City, 45 sibilyan na ang napatay ng Maute Terrorist Group, 528 ang nasawi sa panig ng Maute, habang 122 namang mga sundalo at pulis ang nagbuwis ng kanilang buhay. 1,728 na mga sibilyan ang nailigtas ng tropa habang 603 ang retaas na kalibre ng armas ang nakumpiska ng militar sa Marawi. Kasama mo sa kampo, Aguinaldo, para sa maaasahang public service, Ray Yamamogay ng DZXL 558, nangunguna sa inyong mga radyo. Samantala, mga kasama, barangay at SK election iuurong sa May 2018. Kasama natin sa balita, Conde Batak. DZXL Report. Nakapagpasya na ang Kamara na ipagpaliban ng barangay at SK election sa Oktubre ng kasalukuyang taon. Sa all-member caucus na isinagawa, sinabi ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na napagdesisyon na ng mga kongresista na ipagpaliban ng eleksyon sa Oktubre at sa halip ay gawin na ito sa Mayo ng susunod na taon. Isasabay ang eleksyon sa barangay sa plebisito sa Chacha o sa BBL. Ayon kay Suffrage and Electoral Reforms Chairman Sherwin Tugna, napagkasunduan na holdover capacity ang gawin sa mga barangay lalo't ilang buwan lang naman mapapalabas lawig ang kanilang panunungkulan. Titingnan din ng komite kung ano naman ang magiging desisyon dito ng Senado. Kumpiyansa si Tugna na ngayong Agosto ay maaprubahan ng 20 ng Kongreso ang pagpapaliban ng barangay at SK election. Kasama mo sa Kamara, Conde Batak, Tatak, RMN. Balita sa probinsya, 54 years old na lalaki pinatay ng mga anak ng karelasyon sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Mula RMN Iloilo, kasama natin sa balita, Sunny Punay. Patay ang 54 na taong gulang na lalaki matapos pagtutulungang saksakin ng 2 suspek na mga anak ng 70 taong gulang na karelasyon ito sa Sitio Bacolod, Barangay Pagdugi, Dumangas, Iloilo. Ang biktima ay kinilala na si Marvin Sibalyo, tubong binalbagang Negros Occidental na idiniklarang dead on arrival sa ospital dahil sa patal na mga sugat na tinamo nito, bunga ng pagsaksak at paghampas ng martiryo sa ulo. Sinabi ni Police Chief Inspector Rene Obregon, hipi ng Dumangas PNP, na tutol ang mga suspek na si Ray at Silverio Leylam sa relasyon ng biktima at ng kanilang ina na si Irsa, 70 taong gulang at 18 taon ng balo. Dahil dito pinagtutulungan ng magkapatid ang biktima sa pamamagitan ng pagsasaksak at hinampas ng martiryo sa ulo na naging dahilan ng pagkamatay nito. Kaagad namang tumakas ang mga suspek matapos ang naturang insidente at patuloy pang pinaghahanap ng mga pulis. Kaupod mo sa DYRI Iloilo, Sunny Sarabyapunay, Tatak RMN. Pampasaherong jeep nahulog sa Palayan, mahigit 20 pasahero sugatana. Mula RMN Daet, kasama natin sa balita, Gina Pante. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries ang driver ng papaserong jeep na nahulog sa kabaan ng Sitio Corsero, Barangay San Antonio, Talisay, Camarines Norte. Dakong alas 5:45 ng hapon, nung makalawa 2017, iniwasan ng driver ang kasalubong na sasakyan at kinabig ang sasakyan patungo sa kanang bahagi ng kalsada at tuloy itong nahulog sa Palayan. Maswerte nakaligtas naman ang driver na si Mark Anthony Isalva, 20 anyos, konduktor at mahigit 20 pasahero. Dalo ng nasabing na jeep na may plakang EBP574 rutang Daet, Labo and Santa Elena. Agad namang dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital ang sangkot sa aksidente na pawang nagtamo ng mga minor injuries at nagpapagaling na sa kasalukuyan. Mula dito sa Power Radio, RMN Daet, Gina Pante, Tatak RMN. Balita naman sa Cagayan de Oro, 2 patay sa nangyaring sunog sa isang universidad sa Cagayan de Oro. Kasama natin sa balita, Lovely Rose Sambaan. 2 pintor ang kumpirmadong patay sa nangyaring sunog sa ground floor ng 6 na palapag na paaralan ng Capitol University nitong lungsod alas 11:30 kaninang umaga. Nakilala ang mga biktima na sila Brian Solarte at Dave Marvin Aramoga, residente ng Barangay Lapasan nitong lungsod. Ayon kay Teofilo Solarte Jr., ang kontraktor ng art gallery sa CU at atiyuhin ni Brian Solarte. Hindi nito namalayan na nasa loob pa ang 2 biktima na mangyari ang sunog. Samantala, agad namang ipinalabas ang mga mag-aaral upang maiwasan ang suffocation dahil sa kapal ng usog.
pasok. Sa ngayon, patuloy pang isinagawang imbestigasyon ng mga personahe ng Bureau of Fire Protection upang malaman kung magkano ang pinsalang hatid ng naturang sunog. Kaubani mo sa DXCC Cagayan de Oro, Lavalero, Sambaan, Tatak, RMN. At yan ang mga balita sa oras na ito. Kasama mo sa Masang Public Service, Jane Martin ng DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang Public Service, DZXL 558. Back dito sa trabaho at iba pa. Kanina pinag-usapan natin yung ano ha, yung the law of rhythm. Sa yung sabi nila, yung everything flows. Everything has its rise and fall. Ayan, it's rhythm. Mm-hmm. Everything follows the cycle of growth, birth, ano ha? Yung natural cycles of ano, di ba? Plants and animals according to seasons, di ba? Merong mga plants na pang-ulan, may plants na pang-araw, di ba? Merong mga crops na they grow well during summertime, may mga iba naman hindi. Yung life cycle ng tao, no? Life cycle ng tao, syempre from birth, tapos lahat ng stages of life, dadaanan mo hanggang... Well, mga iba hindi umaabot sa old age at tinatawag na kaagad, no? But still, there's life, there's a cycle that once you were born, syempre, may ending yon, and that's the death, no? Ito pa, the cycles of progress and regress of places, cities, countries, nations, governments, etc. Diba na? Aha. Uh-huh. Ano pa ba? Yung isa din po dito sa pinag-uusapan ng law of rhythm ay yung law of compensation. Ito, sabi nila, pagka pinag-uusapan daw po ang law of rhythm, meron daw po yung law of compensation. Kasama na dyan ang law of polarity. Pag sinwing mo on the left, it swings back to the right. And sometimes pagka what you throws out comes back to you. Parang ganun din yun, no? Law of compensation. For example, ito. Yung day and night, winter and summer. You can look at it as a polarity, pero there is a law of compensation. Ayan. For example, yung angry feelings and mood, there's sadness, there's happiness, no? Yung mental plane naman, yung depressing and negative thoughts into inspiring and motivating moments, no? Yan. Marami daw po ano to, marami daw po itong positive and negative poles. Ayan ha. Negative and positive. Yan. Actually, the law of compensation can also be seen dun sa balance daw po ng what you possess. For example, yung mga iba active sila on their self-realization, pero they lack naman wealth. Bibihira yung magkaroon ka ng may self-realization ka, tapos you are high spiritual, and tapos you're wealthy. Kasi that's almost a perfect life, no? There's got to be something that you will lack somewhere. Yan, okay? So, mas maganda yung balance. May balance. Hindi ka super fanatic about something, pero hindi ka naman... naghihirap, no? So, this is how the law of compensation works. There is always balance in life. Dapat lagi natin tandaan yan. Huwag tayong matakot na pag may mangyaring unpleasant or pleasant experience, you have to pay it back with a lonely experience. Naalala nyo ba? Yung there's this always saying na,
Ayan, kasi sobrang saya mo, kaya ngayon malungkot ka. Not necessarily, no? Not necessarily. Kaya meron akong nakita dun sa Facebook eh. Kaya ayokong maging sobrang saya after that trip to so-and-so place. Ayan, namatay tuloy si ganito. Para bang you always expect that there is something bad that will happen, no? Hindi ibig sabihin nun na porque masaya ka ngayon, something bad will happen. And you have to see challenges or yung bad things that are happening or negative things that are happening as meron siyang itinuturo sa yung life experience, no? Or life skills na gusto niyang ituro sa iyo. Not necessarily because you are being punished, dahil because you are happy, ayan, sad ka na ngayon. Because you were happy few days ago, you traveled around the world, ano, kunwari, or nagkaroon ka ng masarap na vacation, magandang vacation, it was so good, it was so pleasant, then here you are, pagbalik mo, ha, disaster, ganon, no? Hindi ibig sabihin nun na that is what you will expect after. Diba? Ano yun eh, sometimes it happens for a reason, and that reason has to be ano, that yung reason na yun, yun yung that will make you whole. That reason, it will teach you a lot of things. Kaya nga lagi yung sinasabi dito eh, diba? Underneath the pain, there is always a gift. Hindi ko lagi sinasabing in that gift there is pain. Diba? Underneath the pain, there is always a gift. Ito, how do you apply the law of rhythm in your daily lives? Okay. Pagka naintindihan daw po natin ito, abay, nalalaman daw po natin yung ups and downs. And alam natin that is just a cycle. Ano lang ito? Part of life. Relationships, there's ups and downs. Sa trabaho, there's ups and downs. Diba? Alam natin that it will come to pass. Something bad will happen, something that you do not appreciate will happen, but it will pass. And it will teach you a lesson. In many ways, no, you just have to have, dapat ano ka lang, open, you have an open mind, you have, you know, you don't attack it or do not attribute it as if na parang you are being punished. Yun, no? Lagi mong, are you going forward or backward? In this experience, am I going forward? Ha? Paurong ba ako o pasulong? Yan. Para daw po maging harmonious ang flow dito sa law of rhythm, kinakailangan daw po ay matuto tayong mag-recognize ng ating sarili in that particular moment kung saan ka. Is it time for a peaceful realization, or is it time to move out? Is it time to, you know, there are many, ano, you have to find yourself in that situation where pwede mong isipin na, ito bang sitwasyon na to drags me down or it helps me forward? So, pag if it helps you forward, it gives you a certain feeling of excitement, diba? Of enthusiasm. And if it pulls you back, yan yung medyo sad ka, yung medyo, you know, it drains your energy. At pag ganyan ang nararamdaman mo, it drains your energy, or you feel the positive side of it naman ang isang situation, anong gagawin mo? So, one step, you have to look at it one step at a time. Tingnan mo muna, if it's dragging you down, so, it's a fact, anong gagawin mo? If it gives you naman a certain positive energy, there's eagerness, enthusiasm, no, meron kang inspiration, etc., na mamotivate ka and you feel happy and peaceful about it, what are you going to? There is always a responsibility that goes in everything, may it be good or bad. Yan, ha?
kahit na maganda daw ang na-experience mo or bad ang iyong na-experience mo, meron yang responsibility. Ang importante is that malaman mo that there is a low point and there is a high point. And how will you react in those points will make the difference. Yan. Pagka daw po nanonotice nyo na yung rhythm, okay, you can take advantage of it. You can take advantage. If kunyari, for example, pag ang rhythm daw po is going forward, keep on moving. If it's you know, positive, then keep on going. Pagka backward naman, and then it's time to slow down, let it happen, and then do something about it. Kasi hindi naman pwedeng forever backward. Dapat nga yan ay forward, di ba? Mm-hmm. Okay. Actually, ito, you can overcome the law of the rhythm by applying the principle of balance. Yan, ha? Basta lagi mo isipin, pagka merong left, may right. May forward, may backward. So, pag masyado mabilis ang forward, you have to be balanced. You have to keep track. Dito ba ako pupunta talagang? You know, you have to be always aware and be mindful. Ito ba yung tama kong ginagawa? Kasi pwedeng forward yung ginagawa mo, very positive ang feeling mo, pero ang outcome, hindi. Diba? May maraming ganun eh. So, you have to be conscious. Ibig sabihin lang natin dito, bakit ba natin pinag-uusapan itong law of the universe? Kasi may nag-text sa akin dito. Bakit niyo pinag-uusapan ng law of the universe? For you to have a clear understanding how the universe work, how the energy work. No, kasi sabi na, bakit ganito? Puro na lang bad trip, puro na lang malas ang inaabot ko. Simula nung bata pa ako, wala na nangyari. Kung hindi, puro na lang kamalasan. Di ako nakapag-aral mabuti, nakapag-asawa ako ng hindi maayos, di ako makahanap ng magandang trabaho, lagi akong walang pera, yung mga anak ko, basagulero, no? Actually, it's because you do not understand how the laws of the universe work. Pag naintindihan mo yan, hindi yan mangyayari at mangyayari sa'yo. Merong isang kwento nga mga kasama eh. Sabi niya, alam mo, kung ano ako ngayon, sinisisi ko ang mga magulang ko sa kung anong future ko. Kasi, no maliliit kami, mahihirap na nga kami, hindi pa kami kumakain ng tama, nag-anak pa sila ng marami, yung negosyo nilang pinasok, laging palpak, inaabot pa sila ng hindi magandang ekonomiya ng bansa, nagka-leche-leche ang buhay namin. Kaya lahat kaming magkakapatid ay hindi successful. Ang sabi ng isang teacher sa kanya, no, isang teacher, pastor, minister, pare, you call it that way, no, spiritual guy, leader, no, sabi sa kanya, if lahat ng galit mo na yan ay gusto mong ibalik sa mga magulang mo. Oo. At lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, gusto mong isumbat lahat sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi ganyan na magiging buhay mo. Tama? Oo. Kaya gusto mong ipakita sa kanila na galit ka sa nangyayari sa'yo. Oo. O. Ang tanong sa kanya ng isang itong spiritual leader na to, sabi niya, kung ikaw ay nabuhay noon at nasa lugar noong panahon na ikaw ang tatay o ikaw ang nanay na mga panahon na yon. At ganyan din ang sitwasyon. Inabot ng hindi magandang ekonomiya ang bansa, pinanganak kang mahirap, hindi ka naturuan ng tama, etc., etc. Nag-anak ka ng nag-anak. Palagay mo, ganun din ba ang gagawin mo? So, nag-isip itong taon to, nang isisisi niya lahat ng future niya sa kanyang mga magulang. Sabi niya, oo nga. You see, lahat ng ginagawa ng ating magulang, you always have to think na
sila po ay they're giving you the best life they could at the time na nandun sa mga panahon na yon. It's the best thing that they can do at that time. If only the times were not as bad, then they probably they could give you a better life, no? But it doesn't stop you from having a better life. Because of those challenges, pwede mo na ngayong ano eh, pwede mo na ngang gamitin yung mga challenges na yun to move forward. Hindi porke pinanganak ka ng mahirap at hindi magandang ekonomiya ng bansa o pinanganak ka ng kulang, no? You only have your feet. No? Alam mo yun? Hindi ibig sabihin nun eh, yan na yung magiging buhay mo forever. You can still do something about it and change your destiny. Actually, meron akong gusto sanang ma-interview. She's coming over sa Philippines, no? I believe, believe ako dito sa babaeng ito kasi she was born with no hands. No hands, no? She was born with no hands, pero alam nyo, nagsuscuba diving siya, nag-aral siya, nagda-drive siya with no hands, ha? Nagmamaneho siya, naghuhugas pa siya ng plato, okay? Naging piloto pa siya, nagta-taekwondo siya. Eh akong, kayo, isipin ninyo, you have hands. Piloto ka ba? Nagsuscuba dive ka ba? Kaya mo bang, alam mo yun? Minsan nga, pinag-usapan na, hindi ako maghuhugas ng plato kasi dapat trabaho yun ng babae. Di ba? Eh, may hands ka, di ba maghugas ka ng plato? Di ba, no? Hindi ko kaya magmaneho kasi wala akong, natatakot ako or something, no? Eh siya nga, wala nga siyang kamay, di siya natatakot. Pero nakapagmaneho siya. Totoong tao to, ha? In fact, pagka-ready siguro yung we're scheduling an interview with this person. Hindi lang ako makapag-establish ng magandang linya kasi, no? Taga-abroad dito. And she's coming over. Alam mo, ang naging mission niya is to inspire people despite the fact of the faculties that she doesn't have, no? Still, ang dami niya pa rin nagawa. The very first pilot na nabigyan ng license to fly an airplane na walang kamay. See? Kaya niya yun. E ikaw, mas kumpleto ka, mas kaya mo yun. Ito, number 7, the law of cause and effect. We only have a few minutes now. The law of cause and effect. Ang law of cause and effect, syempre, if there's a cause, there's an effect. Ganun lang yun. Law of cause and effect. Oh, yun. Law of cause and effect. Okay? So, ito ha. There is a cause for every effect. And there is an effect in every cause. Okay? Walang nangyayari by chance. Everything happens for a reason. Yun, no? Ako, hindi ako naniniwala sa coincidence. Yung coincidence, alam mo, it was a coincidence na nagkita tayo. No, there's no coincidence na nagkita tayo, or there's no coincidence na nagkakilala tayo, or there is no coincidence na magkasama tayo. There is always a purpose to it. No, you just have to be open and find that purpose. Why did you meet this person? Why did you actually work with this person? Somewhere along the road, as you
evolve, eh magkatrabaho kayo. Mm. No? Not only yung actions, but your thoughts and emotions and your words have direct and indirect effect. Yan, ha? So, meron yung ano, meron yung effect. Meron yung ano, meron yung nagbo-boomerang yan para sa what, ayan, a positive thoughts goes back to you through positive energy, positive actions. So, ano yan, parang ano rin yan, yung, parang sinasabi nilang ano, what you reap is what you sow, or what you sow is what you reap. Actually, what you sow is what you reap, and what you reap, you should sow. Diba? Positive, what you, isipin mo na lang na you are sowing good actions. Eh, syempre, alam nga namang bad actions ang lumabas dyan. Syempre, merong iba, syempre, lahat naman ng tanim mo, hindi naman lahat magaganda eh. Diba? You have to prune it. So, meron lalabas at lalabas yan na hindi maganda. Pero, most of the time, lahat yan, kung positive thoughts, positive actions, positive words ang pinapakita mo sa labas o pinapakita mo sa tao at inilalabas mo sa mundo, yan din ang babalik sa'yo. So, when you bless people, yun na nga lang greeting. God bless. When you greet people, when you bless people with such words, you will also be blessed. Pero when you do that, do not expect, you know that there's a good thing that is happening. See you tomorrow, mga kasama. Stay happy, smile all the time. Of course, live a full life and make someone happy today. Hanggang bukas, alas 3 po ng hapon, bantay o babaliwat ang batas. At 7:30 naman po, trabaho at iba pa. Ito po si Miss P, Princess Javier Castro. Dito lamang yan sa DZXL 558 ang nagunguna sa inyong mga radyo. Susunod agad, Lunas Kalusugan. Kasama niyo si Nicolai. She's the one. We were young. Oras, mga kasama. Hi. Alas 8:30 na. That portion was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride.